Kaibigan, sa oras na ito, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ibinigay niya sa atin upang ating talakayin at pag-aralan ang kanyang mga salita. Sapagkat ang kanyang mga salita ay tunay na nagbibigay sa atin ng kapanatagan at pag-asa ng kaligtasan. Maraming tao ngayon na nagwawalang bahala, na hindi ganong binibigyang halaga ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ganun pa man, kapatid, salamat sa Diyos at narito ka upang alamin ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ang lingkod ninyo ay si Pastor Ray Urbi bilang facilitator sa ating pag-aaral ng ating leksyon ngayon. At ako ay natutuwa sapagkat patuloy tayong nag-aaral ng kanyang mga salita. At syempre, may dalawa tayong kasama dito sa studio sa Hope Channel Luzon para tatalakayan ang ating leksyon na alam ko na marami sa inyo ang nag-aaral ng ating leksyon gabi-gabi sa inyong mga tahanan. Ang unang kasama ko dito ay si Pastor Abel Rosario bilang ating isang kasama dito at siya ay ating direktor ng publishing dito sa North Philippine Union Conference. Siya ay nakatapos bilang Doctor of Ministry sa International Adventist International Institute of Advanced Studies sa Silang Cavite. Kumusta kayo, Pastor Abe? Pinakamabuting, my friend, at nakakatuwa na tayo ay kasama sa masiglang talakayan ng ating lesson ngayong pangalawang talakayan natin ng lesson natin. Okay. At ang aking katabi naman dito sa atin ay si Pastor Nixon De Vera, isa sa mga lecturers sa Manila Adventist College of Law and Jurisprudence. Siya ay nagtapos din sa kanyang PhD sa Trinity College Theological School, University of Divinity, Australia. Kumusta kayo, Pastor Nixon? Kinagagala kong muli na maparito at makatulong sa pagre-repaso ng leksyon. Kapatid, nais kong magkaroon tayo ng masidhi at matibay na pag-aaral ng salita ng Panginoon at gusto kong magkaroon ka dito ng kopya para lalo mo pang masubaybayan at personal mong mapag-aralan ang salita ng Diyos tungkol sa iyong buhay Kristiyano at makipag-unayan ka lamang dito sa NPUC o malapit sa na Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. At dito naman ay mayroon pa dito ay yung ating Bible reading guide. Pwede kang mag-order, ganun din kung paano mo magkaroon ng ganito ay ganun din ang pagkakaroon mo ng ganitong pamamaraan upang lalo mo pang masubaybayan ang pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon sa ating trimestre na pangatlo ay may seryeng pamagat dito sa Genesis, pamagat na ang pagbagsak. At ito ang ating pag-aaralan ngayong linggo kung paano ang Diyos ginawa niyang dalisay at perpekto lahat ng mga bagay pero nagkaroon ng pagbagsak dahilan sa kasalanan. Pagbagsak ni Adan at Eva sa kasalanan. At ating pag-aaralan ngayon, ngayong araw na ito, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. O Diyos, sa manaming banal, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na aming pag-aaralan ng inyong mga salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoong Diyos, upang ang karunungan ng langit ang aming maunawaan at mapatibay ang aming pananampalataya at kami ay merong matibay na pag-asa na naglilingkod sa inyo habang hinihintay namin ang aming Panginoong Jesus sa kanyang pagdating. Pagpalain ang bawat siya sa amin, Panginoong Diyos. Ito'y aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating sauluhin ay matatagpuan sa Genesis 3, versikulo 15. Ito ay nagsasabi, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa iyong binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanya, sa kanyang sakong. Pastor Nixon, maaari mo bang ibigay sa amin, kapatid, ang pinakabuod ng ating leksyon ngayong linggo? Maaari naman. Welcome sa ating mga nanonood, sa iyo kaibigan na sumusubaybay dito sa lesson review. Bago ko talakayin yung the fall, ay gusto kong balikan yung the beginning, yung Genesis.
Now, ulitin ko na God has introduced Himself as the Creator God. May kita natin yon sa chapter 1. Ngayon, sa chapter 2, nandun na yung pagiging Creator God and at the same time, personal God. Kasi doon na nilahad paano niya nilikha ang tao. Kumbaga, yung chapter 1 ay overview at sa chapter 2, may kita natin paano naging immanent ang Panginoon. Paano siya nakisalamuha sa kanyang creation, sa mga creatures. Nakakalungkot lang kasi 2 chapters pa lang ay pagkaraan nun, chapter 3, yun na yung tinatawag na the fall, yung disobedience ng humanity. At yun ang ating sisikaping himay-himayin sa tulong ng Santong Espiritu. Merong mga elemento dito na kinakailangan nating maintindihan ng lubusan. Una ay merong dalawang tree, merong dalawang puno sa gitna mismo ng paraiso. Okay, yun yung tree of the knowledge of good and evil and then tree of life. Natutulungan ako ng aking mga kasama mamaya na expound ang implication, ang emphasis, ang lesson na matututunan natin sa dalawang punong ito. Pangalawa, yung balikan natin yung tree of the knowledge of good and evil. Yung forbidden fruit. Kadalasan kasi kaibigan, pag sinabi nating forbidden fruit, ang na-emphasize lang doon ay yung evil. Pero kung titingnan mo, babasahin mo sa Biblia, hindi evil yung fruit. It is the fruit of good and evil. So alamin natin bakit siya parang meron siyang dichotomy. Siya ay isang dalawang uri ng prutas sa iisa lamang. Meron siyang dualism, meron siyang dalawang emphasis at parang hindi mo pwedeng ihiwalay yung good doon sa evil sa fruit. At yun ay tinatawag na knowledge, pagkaalam na yun ay papalalimin natin ngayon. So, isipin natin, parang yung dalawang puno, di ba? Naisip natin na evil yung isa, yung tree of life ay good. Ganon din yung prutas actually. Hindi lang siya evil, kundi good and evil. Pangalawa ay gusto kong maintindihan natin ng lubusan na in a perfect environment, when I say perfect, hindi naman actually ginamit yung word na perfect doon. Kasi yung perfect na Hebrew ay tamim. Ang ginamit doon ay Tob, at pagdating na nga ng ika-anim na araw, nung diniscuss nung last lesson, ay mayod Tob, very good. Ano ba ibig sabihin ng Tob? Ay ibig sabihin ng Tob, yung salitang Hebreo na Tob, ay pleasant to the eyes, beautiful, it's attractive. Kaya pag sinabi na nung lalangin ng Panginoon si Eva at Adan with his own hands, naging very pleasant na, very attractive. Pero hindi natin pa pinag-uusapan dito yung karakter. Kasi may kita nga natin na si Eva at Adan, bagaman in a perfect state na sila ay nilikha sa image and likeness of God, pero sila ay highly movable. Ano ibig sabihin nun? Highly influenced by their surrounding. Kita mo, katapat na nilang Panginoon, kausap na nilang Panginoon, at kung lalalim pa tayo, kung sa tulong ng prophetess of the Seventh-day Adventist Church, Ellen White, ay pinakita na rin sa kanila yung danger. Pinaliwanag na rin na nagkaroon ng disobedience sa langit at wag na nila yung gagayain. Bakit kaya ganun, kaibigan? Sa kabila ng warning, sa kabila ng kaharap na nilang Panginoon, sa kabila ng perfect harmony in the paradise, ay sumuway pa rin sila sa Panginoon. Yun ang dapat nating maintindihan sa araw na ito. Ngayon, ito na yung serpent, yung matandang ahas, ancient serpent sa Apokalipsis. To begin with, lahat nga ng nilikha ng Panginoon ay good, at nung ika-anim na araw, ang summary ng Panginoon, conclusion niya, of the whole matter, when he looks at the creation, it's very good. Kasama yung serpent doon. Ngayon, ganun din sa tree of life. Pati yung tree of the knowledge of good and evil, kasama yon sa very good. Ano ang problema?
yung humanity ni Adam and Eve na they are willing to disobey God. Ano ibig sabihin nun? Kasi yun ang, ano ang nagpa-attract kay Eve? At malinaw naman sa atin, binabanggit din sa Bagong Tipan, ang talagang natukso ay si Eve, si Adam, ay sumunod na lang sa kanyang asawa, bunga ng kanyang pagmamahal. Alam niya kasi na seryoso ang Panginoon na sinabi na you will surely die. Bakit nakinig si Eve na you will not die? Kasi naging pleasant din sa kanya. Naging attractive din sa kanya yung thought na, ano nga kaya ang dahilan? Bakit pinagbabawal ng Panginoon? Bakit hindi ba ako pwedeng masunod sa sarili ko? Mm-hmm. Yun yung humanity. Gusto nating diskartehan yung sarili natin. Gusto nating aksyonan ang ating kondisyon. Gusto nating solusyonan kung ano man ang magiging problema natin. Pag sinabing, you will not die, sino lang ba talaga ang walang kamatayan? Yung walang pinagmulan, sino, iisa lang yung Creator God. Kaya nga sinabi na Alpha and Omega, hindi lang na siya ang pasimula, siya din ang wakas. Actually, sa original, in philosophical terms, wala siyang simula. Kaya wala siyang hangganan. Pero lahat ng created beings, merong beginning. Kaya most likely, in the affair of things, meron silang hangganan unless God intervenes. Kaya nga meron na dong tree of life, nakahanda na yung buhay na walang hanggan nila. Nakakalungkot lang. Kasi na nagkasalang ating first parents, si Adam and Eve, ay hindi na sila binigyan ng pagkakataong makain yung bunga sa tree of life, kasi magkakaroon nga sila ng buhay na walang hanggan na makasalanan na. Kaya makikita natin dito yung Protevangelium or the first gospel, Genesis 3:15, na okay, sige, nagkasala ang tao, nagulo ang perfect harmony sa Eden. Pero ang Panginoon nga ay hindi reactive. Siya ay laging proactive, being the sovereign God, ulitin ko. Siya ang creator, sustainer, and redeemer. At makikita na natin yung sustenance and his redemption in Genesis 3:15 sa pamamagitan ng binhi na mamaya ay tatalakayin ng aking mga kasama. Ngayon, bago ko magtapos, gusto ko lang ituon, kaibigan, kung ano ang karakter ng ating Creator God. Sabi ko nga, hindi siya reactive. He is everlasting in and of himself. Ano yun? Na kaya niya nga nilikha ang tao para ipakita kung sino siya. Sino ba siya magagalitin? Sino ba siya matampuin? Hindi. Nakikita natin na kahit nagkasala si Eva at Adan, hindi niya sila sinisi. At ito pang magandang puntos, pakinggan mong maigi, kaibigan. Wala kang mababasa sa chapter 3 ng Genesis. Ito kasi ang pinaka buod ng talakayan natin ngayon. God has cursed the serpent. God has cursed the ground. But He never cursed Adam and Eve. Yeah. Ang binigay niya bilang sukli sa kanilang pagsuway ay pag-asa. Yun ang binhi, the holy seed in Isaiah, who is no other than Jesus Christ. Mm-mm-mm. Maraming salamat, kapatid na Nikki. Tayo ay nabiyayaan sa mga napakalalim na paliwanag ng ating leksyon para nabuo na natin, mga kapatid, ang ating leksyon at naunawaan natin ng maayos. At ito'y nagbibigay ng kahulugan na napakaganda nga ang maayos, perpekto na lugar dahil ang Diyos ay gumawa na siya ay maayos, perpekto na lugar at ang ginawa niya ay napakaayos din, mga kapatid. Ngunit nagkaroon ng kasalanan doon sa lugar na iyon dahil sa panlilin lang ng kaaway. At Pastor Abe, ano ang pinaka matinding paraan ng kaaway upang nalinlang at bumagsak ang tao dahil sa kasalanan? Okay, alam natin na ang Diyos ay naglalang ng napakagandang mga bagay. Kasi yung concluding word niya right after ng creation ay nagamit ni Pastor Ronnie kanina na it was very good ang ginamit ng ating Panginoon. So, listen to the eye. Ang serpent ay napakaganda na medium
ng kaaway ng Diyos upang kanyang linlangin ang babaeng napakaganda rin na nilikha ng Panginoon. At ang punto diyan ay hindi gumagamit ang demonyo ng mga bagay na hindi magaganda. So yung lahat ng mga magagandang bagay ay nagiging medium ng kaaway ng Panginoon upang malinlang ang isang tao. Ingat tayo. Kasi sa lesson natin, my friend, ay makikita natin dito na ang ahas ay isa sa mga napakagandang nilikha ng ating Panginoon. Lumilipad, yun ang sinasabi ng ating Biblia. Mm-hmm. Pero sa kadahilanan na ito ay bakit kaya? Yun ang isipan ni Eva. Ay tatlo lang kami nagsasalita sa Garden of Eden, pero itong ahas ay nagsasalita din. Mm-hmm. So nagpasimula ang pagkatukso because of conversation nila sa ahas. Sabi niya, kakaibang hayop ito ah, nagsasalita. Mm-hmm. Pero sa lahat ng mga hayop ay hindi nagsasalita. So dito, makikita natin nung nagkaroon na ng conversation, ang unang atake ng demonyo ay ang issue niya ay talagang ang tao ay hindi mamamatay. Okay? Ang tao, ang unang issue niya, kapag siya ay kumain ng bunga ng punong kahoy na hindi ipinahihintulot ng Panginoon, ay magkakaroon sila ng karunungan na kagaya ng Diyos. At binalansin ni Eva yung ganong idea ng kaaway ng Panginoon, nang sabi ng Diyos, hindi. Ang sabi ng demonyo ay pupwede. At ang sabi ng demonyo ay kapag kumain kayo nito ay mabubuksan ang inyong mga mata at magiging kagaya kayo ng Diyos. Mm-hmm. Hindi tunay na kayo ay mamamatay. Kasi ang Diyos, ang sabi niya ay hindi kayo, sa pagkakataon na kayo ay kakain nito ay walang pagsalang na kayo ay mamamatay. Mm-hmm. Pero ang demonyo, ang sabi niya, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Kinontra niya. Kundi magiging kagaya kayo ng Diyos. Babasahin nga natin ito sa Biblia, sa aklat ng Genesis, Kabanata 3, setas na 2 hanggang 4. Diretso natin sa 5. Sige. Ang sabi niya, at sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin. Ito yung utos. Huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, huwag din ninyo ito hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Yan yung surety na mamamatay sila. Sa verse 4 sinabi, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak sabi niya na hindi kayo mamamatay. Sapagkat sabi niya, nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So nandito yung dalawang tukso, Dr. Nick, ano? Ang dalawang tukso ay sila ay magiging immortal. Okay? Okay? Yun yung una. Pangalawang tukso ay sila ay magiging kagaya ng Diyos. At alam natin na ang ideyang ito, yung immortality, ay ito'y nag-ugat pa sa mga turo ng mga sinaunang Ehipto at gayon din sa mga Gregong pananampalataya. So, yung immortality at magiging kagaya ng Diyos, ito ay talagang panlililo na ginamit ng kaaway. Kasi, yun lang ang wala kami. Yung magiging kagaya ng Diyos, magiging immortal kami, hindi na kailangan pipitas pa ako ng bunga ng punong kahoy, yung Tree of Life. At ang sabi ni Dr. Nick ay ito ay kumakatawan kay Jesus Christ, yung Tree of Life. Kasi alam natin na ang mundo ay na-create sa magitan ng salita ng Diyos at nabubuhay tayo dahil sa salita ng Diyos. Yun ang aking nakita na number one na ginamit ng ating ang kaaway ng ating Panginoon na tayo ay linlangin. So, madalas din tayo na nalilinlang din at natutukso sa mga magagandang bagay. At mapapansin din natin dito na kahit ang demonyo gumamit din ng salita ng Diyos para linlangin ang babae at gayon din linlangin niya ang ating Panginoong Hesus sa Book of Matthew chapter 4. So, mag-ingat po tayo ha na lahat ng mga bagay na magaganda ay nagagamit madalas ng kaaway ng ating Panginoon.
Iyon, mga kapatid, napakaganda ang paliwanag. Nalalaman na natin na matindi ang panlinlang ng kaaway upang malinlang ang tao na minamahal at bagong nilalang ng Panginoong Diyos, si Adan at Eva, na pinakita niya pala yung magagandang bagay at kakaiba na hindi nagsasalitang hayop pero nagsalita. Mm-hmm. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya yung panlilinlang na ikaw ay magiging Diyos. Oo. Yun ang matindi yun, mga kapatid. Ay, ang pagiging Diyos ay inaasam-asam ng bawat isa na ang pagiging Diyos, hindi lang yung pagiging Diyos na nawawala tapos biglang nagbibigay ng mga miracle sa buhay, kundi ito ay immortal. So, ibig sabihin, ang kaaway si Satanas ay gusto niyang ibabahagi yung kanyang plano na magiging immortal ang tao. Kaya yun ang panlilinlang ngayon, kapatid, na ang tao, ang alam ng mga tao ngayon ay kung mamatay sila, ay mayroong kaluluwa na lalabas sa kanila at yung kaluluwang yun ay immortal. Yung immortality pero, of the soul. Pero ang salita ng Panginoon ay iisa na sinasabi na ang kaluluwa ay namamatay. Ayon doon sa Ezekiel, basahin natin, Ezekiel 18, versikulo 4. Mm-hmm. Ito ang sinasabi. Kapatid, hanapin muna natin ito. Habang hinahanap mo, my friend, napansin natin na merong danger sa isang asawa na kapag siya ay mapag-isa, madali siyang matukso. Yan yung konteksto natin ngayon, ha? Kapag madalas magkahiwalay ang mag-asawa, ay talagang madaling matukso. Yun ang nangyari kay Eva. Nung napahiwalay siya ng konti sa kanyang minamahal na asawa, at ang itong ahas, ang ayon sa banal na kasulatan ay tuso. At marahil ay sinutsutan niya itong si Eva. Mm-hmm. Ay yung sutsut kasi ay sutsut yun sa babae pag ikaw ay sa ibang terminology pag pinaswitan mo siya o kaya yung tawag doon sa paswit sa Tagalog ay sinipulan mo ang babae ay napapalingon at sinutsutan siya ng demonyo at napalingon at nag-start na ang conversation, my friend. Kadalasan sa mga chismisan doon nagpapasimula ang pagkakasala. Oo, yun ang nakita natin. At hindi nabantayan ni Eva na dahil masarap makipag-usap ang demonyo, gumagamit din siya ng mga pananalita ng Panginoon. Ang ginamit niya ay hindi totoo yan na kayo ay mamamatay. Kasi ginamit niya yung salita, kung makikita niyo sa Genesis chapter 3 na ipinagbabawal ba ng Panginoon na hindi na kayo kakain ng bunga ng punong kahoy sa labanan? Isa lang naman ang hindi pinapahintulot ng Panginoon. Hindi, sabi pa nga ni Eva, sa lahat ng mga bunga ng punong kahoy ay makakain namin. Pero sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay hindi kami kakain niyaon sapagkat walang pagsalang mamamatay kami. Yun na pumasok ng demonyo. Hindi totoo yan. Magiging immortal kayo. Magiging kagaya kayo ng Diyos kapag kinain mo ito. At nung tignan ni Eva, napakagandang bunga. At talagang maglalaway ka sa ganda ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. At nung kinain niya, doon na nagpasimula ang pagbagsak ng tao. Lalo na nung naibigay ito kay Eva. So, yun yung ating nakikita, my friend, na hindi mabuti, hindi mabuti na mapag-isa ang isang babae. Kailangan natin na katuwang natin ang partner natin o asawa natin sa ating pong buhay. Kasi minsan, madalas, yung iba ay nag-a-abroad, no? Ay sa pag-a-abroad, maging timsong mo ay napakasakit, Kuya Eddie. Yung isa ay naging dalawa na. So, mapanganib yon. So, ang pinakamabisang panlinlang ng kaaway ay yung pag-offer niya na siya ay magiging Diyos at magiging immortal na kagaya ng Diyos. Pero ang sinasabi ng Biblia doon sa 1 Timothy 1:17, ito ay sinasabi niya na ang Diyos lang ang immortal. Sinasabasahin natin dito, mga kapatid. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanpaman. Amen.
So, ibig sabihin, ang Diyos lang ang immortal, hindi tao. Pero, ang estilo ng kaaway ay nilinlang niya na hindi ka mamamatay. Pero sabi ng Panginoon ay, kapag ikaw ay kumain sa bunga ng kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, kung kakain ka roon, ikaw ay mamamatay. Pero sabi ng kaaway, hindi ka mamamatay. So, nalinlang doon. Eh, gusto naman ni Eva na magkaroon ng immortality, magkaroon ng kagaya ng Diyos, siya ay nalinlang at kumain. Yun ay isang katibayan hanggang ngayon na ang Diyos ay patuloy na totoo dahil wala nang Eva at Adan ngayon, partner. Wala na. Kapatid. Yun na lang anak ng mga babae. Wala na. Patay na sila ngayon. No? Pero paano pinatutunayan ng kaaway na totoo ang kanyang sinasabi na hindi ka mamamatay? Tingnan natin na kaibigan yung ano, yung process ng paninisi. Kasi right after na tinawagan sila ng Panginoon, tinatawagan tong mag-asawa, nasaan na kayo? Gusto ng Panginoon na, alam naman na ng Panginoon na nagkasala na ang mag-asawa. Pero gustong mag-imbestiga ang Panginoon, nasaan na kayo? Bakit kayo nagtatago? Eh sabi ni Adan at Eva, kami kasi ay hubot-hubad na eh. Nahihiya kami at nagtatago. Yun yung mga pangkaraniwang damdamin ng taong nagkasala. Nahihiya at nagtatago. Bakit? Kasi nawala yung dangal. Pag nawala ang dangal, nahihiya tayo. So yun yung unang bunga ng kanilang damdamin. So gustong i-process ng Panginoon, bakit kayo nagtatago? Bakit kayo nahihiya? Nakakain ba kayo ng bunga ng punong kahoy, ng pagkakilala, ng mabuti at masama? Ay nagkaroon ng paninisi, Panginoon, kasi sabi ni Adan, itong babae kasing binigay mo sa akin ay binigyan niya ako ng bunga, ng punong kahoy, ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ay hindi rin magpapatalo si Eva. Ay ang sabi niya ay, Panginoon, itong ahas kasi na nilikha mo ay siya ang dahilan kung bakit nagkasala ako. Eh marahil sa panahon na yun, hindi na nagsasalita yung ahas. Ang point dyan, partner, binalik yung pagsisisi doon sa Panginoon. Yun. At gusto ng Diyos na ma-vindicate din yung karakter niya kasi hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, simulat sa pool, na nilikha niya na ang tao, ang babae at lalaki ay sakdal sa kabanalan, sakdal ang katwiran. Nilikha din niya ang environment na sakdal din. Nilikha din niya ang dalawa na punong-puno ng kaligayahan at katuwaan. May kapayapaan, may magandang ugnayan sa Panginoon. Pero dahil sa paglabag, ano, sa paglabag, sa kalooban ng Panginoon, ay nawalan nila yung kanilang access doon sa Tree of Life. Bagaman ganon, ano, ang Diyos ay gumawa pa rin siya ng paraan kung paano sila matubos. Pansin natin sa Biblia, ang unang sastre sa Biblia, Dr. Nick, ay itong dalawang mag-asawa. Nagtahi-tahi sila ng dahon ng mga punong kahoy para ipangtakip sa kanilang kahihiyan. Yun ay temporary. Pero ang Diyos doon sa Garden of Eden, may representation na ng pagtubos. Ang Diyos ay pinatay niya ang tupa, tinanggal ang balat at idinamit ito sa kahihiyan ng dalawang mag-asawa na nagre-represent ito sa katwiran ng ating Panginoon na yung tupa, yung balat ng tupa ay kumakatawan sa righteousness o katwiran ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng tupa na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, yung tupang unang kinatay doon sa Garden of Eden, yun ay nagre-represent kay Kristo na siyang magiging tupa na mag-aalis ng kasalanan sa buong sanlibutan. So yung pansamantalang pantakip sa kahihiyan, pantakip sa kasalanan, ay binigyan sila ng Panginoon ng panghabang buhay na simbolo ng pantakip ng ating kahihiyan. Kasi para ma-save yung kahihiyan, maibalik yung dangal, ginawa ng Panginoon, pumatay ng tupa doon mismo sa loob ng Garden of Eden at inilagay yung balat ng tupa, idinamit sa dalawang mag-asawa. Simbolo
ng katwiran ng ating Panginoon na idinadamit sa atin. Mm-hmm. Kasi ang katwiran natin ay para bagang maruming basahan lang, my friend. Parang maruming basahan lamang ang ating katwiran. So doon pa lamang sa Garden of Eden, meron ng pagtutubos. At yun ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Yun ba yung pangako ng Panginoong Diyos doon sa Genesis 3:15? Yeah. Na kahit nagkasala ang tao, bumagsak ang tao at patungo sa kamatayan, mm-hmm, na wala ng pag-asa, kundi patungo sa kamatayan at impyerno, nagpapasalamat tayo sa pangako, mm-hmm, ng Panginoong Diyos doon sa Genesis 3:15. Maaari mo bang paliwanag ito, Pastor Nick? Kung anong okay. Ibig sabihin? Right. Bago ko talakayin yung proto-evangelium na Genesis 3:15, ay gusto kong balikan yung mga sinabi ko kanina, mga powerpoints sa introduction. Una, na yung bunga ay na pinagbabawal ay hindi evil in itself kasi good and evil. Mm. Pakibasa nga, friends, sa Deuteronomy 11, 26-28. Mm-mm. Para magkaroon tayo ng idea bakit naging good and evil siya, doon sa forbidden fruit. Ito pong sinasabi, inilalagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. 27, ang pagpapala kung iyo'y, kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, mm-hmm, na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Okay. May kita nyo dyan yung pagpapala pag sila ay sumunod. At ituloy nga natin, let's continue the conversation, na ang kinakailangan nila actually ay makilala kung sino talaga ang Creator God. Mm-hmm. Again, sinasabi to ni Sister White, yung propetisa ng Adventist, na kinakailangan nilang malagay dun sa perfect rectitude, ito yung ginamit niyang term, mm-hmm, to understand God. Kasi sila ay nilalang, naunawaan nila yung paglalang, binigyan nga ng pangalan ni Adan yung mga hayop at lahat ng nasa paligid niya, pero kinakailangan niya munang makilala sino yung manlalalang. Mm-hmm. At mawawala yung momentum na yon, so to speak, ng kagandahan ng mayod to, very good ng creation, kung mapuputol to dahil sa pagsuway. At yun na yung binanggit mo kanina, kaibigan, na curse. So, kaya nga naging good and evil. Sana yung good na yun na ipagpatuloy to know God better. And who is that God? Jesus Christ, na binanggit natin nung nakalang lesson na ang Creator God is no other than Jesus Christ. Yung Genesis 3:15, binhi. Yung binhi na yon, mapapansin mo kaibigan na nung nagkasala si Eva at Adan, ay pinaalis sila sa paraiso. Again, in chapter 3, doon nga yung focus natin eh. Para hindi nila makain yung Tree of Life, yung bunga ng Tree of Life, ibig sabihin ba nun ay hindi na talaga nila makakain yon? Not at all. Ibig sabihin lang ng Genesis 3:15, makakain nyo rin yan, hindi lang ngayon. Aantayan nyo yung binhi, kaya nga binhi ang ginamit eh. Di ba seed at tree? Mm-hmm. Nakita mo yung connection nun, kaibigan? Yung seed na yon na sinabi nga kanina, mm-hmm, ni kaibigang Abe, ay yung Tree of Life patungkol kay Jesus Christ, pero dapat magsimula sa seed. Magiging gradual ngayon yung pag-antay nila na magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, ang pagkakamali lang nila. Mga kasama ko dito, pinangunahan nila ang Panginoon. Mm-hmm. Kung paano pinangunahan, nasa Bible may kita, pinangunahan ni Abraham at Sarah ang pangako ng Panginoon. Pinangunahan ng mga hari. Ganon din tayo, hindi ba? Na gusto natin gawin agad-agad, bakit hindi natin pagkatiwalaan ang ating Diyos at manlalalang? Yung binhi na yon, hindi lang magbibigay ng buhay na walang hanggan, ito din ang tatapos ng kasalanan. Mm-hmm. Kaya nga, this seed will bruise the heel of the serpent. Ibig sabihin nun, saan ba nagsimula yung kasalanan? Sa pagtukso. At yung ancient serpent na yon na nandito sa Genesis 3, ay matatapos din siya. Sabi ko nga, lahat ng created may end unless God intervenes.
Eh, hindi nga lang papahintulutan ng Panginoon na mabuhay siya magpakailanpaman, bagaman gusto niya, hindi mangyari yun. Kasi dudurugin na nga yung ulo niya eh. Tatapusin na ang kasalanan at ang bisa ng kasalanan para mangibabaw na yung original plan ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Bakit ba kaakit-akit, kaibigan, na maging tulad ng Diyos? Pakaisip-isipin nga natin to, kasi sa ating pag-aaral ay lumalalim tayo. 10 feet, 20 feet, 30 feet, hanggat sa maabot ng ating pang-unawa, limited understanding. Una, created beings nga sila. Hindi kailanman magiging tulad ng creature, yung creator. Bakit? Yung creator, hindi siya nakadepende sa anumang bagay. Nung sinummarize ko yung lesson last time, he is complete in and of himself even without creation. Pero kay Adam and Eve, kabaliktaran yun. They cannot exist without God and they cannot maintain life without God. Kaya hindi lang actually yung karunungan, kundi yung being mismo na what is it like to be independent? Hindi ba yun ang kaisipan ngayon in our modern times, in our present day and age? Sa mga anak na gustong maging independent kagad sa mga magulang. O sa mga may boss, gusto nyo na gawan nyo ng paraan na kahit papano diskartehan nyo independent from your boss. Doon to nagsisimula, kaya nga beginning eh, dito sa Genesis 3:15. At ang isa pang gusto kong palalimin pa, you will be like God. Alam mo ba kaibigan, patuloy nating ginagawa to, na creation in reverse. Di ba tayo ay nilalang in the image and likeness of God sa kanyang larawan at wangis? Pero anong ginawa ni Eve sa pangunguna niya sa Panginoon? Hindi lang actually ito, mga friend, na gusto niya maging tulad ng Panginoon. Gusto niya rin to create God in her image and likeness na ganito ang Panginoon, maintindihan niya ako na ganito ang Panginoon, baka naman meron siyang leg room. Kung gagawin ko to ay baka okay na rin sa kanya and we can work out things together. Hindi. Pag sinabi ng Panginoon, seryoso siya. Hindi ba yun ang idolatry? Na ginagawa natin yung Panginoon sumang-ayon sa gusto natin. Baliktad. Yun ang pagkakamali ng mga magulang natin. Tayo ay sasang-ayon, susunod sa kagustuhan ng Panginoon. Napakaganda ang paliwanag, kapatid, na dahilan sa pagbagsak ng kasalanan, ang tao ay wala ng pag-asa. Salamat tayo sa Genesis 3:15 na ipinangako ng Panginoon na may magliligtas sa atin, yung binhi na si Kristo Jesus, na kanyang ililigtas ang babae, ang iglesia, dudurugin niya ang kaaway, ang ahas na iyon, na matandang ahas sa Apokalipsis, at dudurugin niya at wawalain para wala nang manlilinlang at ibalik tayo doon sa dating harden ng Eden na mabuhay, na mapayapa at masaya at magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo ay ibibigay natin at tanggapin natin si Jesus bilang siya ang tagapagligtas at manunubos ng bawat isa sa atin, kapatid. Kaya ang gusto kong idiin dito ay sino ang tama? Ang totoo ang sinasabi dito sa panlilinlang. Ang sabi ng Diyos, mamamatay ka. Ang sabi ng kaaway, hindi ka mamamatay kundi ikaw ay magiging Diyos. Totoo, ang Panginoon ang totoo. Pero paano pinatutulayan ang kaaway na siya rin ay totoo? Para ito ay gagawin niyang lahat ng nangamatay na kapatid at kaibigan, kanyang gagayahin. Ito yung kanyang sinasabi doon sa Apokalipsis 16:14 na kanyang sinasabi dito. Ito ang kanyang sinabi. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda, pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan, sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ibig sabihin dito sa unang press pa lamang ay ang demonyo ang gumagaya
doon sa mga taong matagal nang nangamatay at ginagaya nila yung kanilang pananalita, yung kanilang amoy. Kaya minsan, yung mga nangamatay na ay kanyang ginagaya. Nagpapakita kung ano-ano mga anyo, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo rito na pinatutunayan hanggang ngayon ang kaaway na si Satanas na siya pa rin ay tama. Papaano ginagaya niya yung mga matagal nang nangamatay o yung mga bagong matay, namatay lang na mga ating mga mahal sa buhay. Dahil ito yung kanyang pamamaraan upang linlangin pa rin tayo na siya pa rin ay tama. Pero hindi siya tama dahil matagal nang namatay si Adan at Eva. Friend, may sasabihin ako dyan. Actually, yung binanggit ko kanina na sinumpa ng Panginoon, ng Creator God, yung ahas at ang lupa, i-unpack ko yun, papaliwanag ko yun. Ang Hebreo kasi sa serpent ay nakas. O parang katunog sa Tagalog, ahas, di ba? Nakas. Ay, ibig sabihin nun ay divination. Yung divination, gusto niya maging divine. Yun nga, gagayain niya ang Panginoon, iibahin niya yung salita ng Panginoon, lililangin tayo because He wants to be God Himself as well. Hindi niya naman sa totoo lang gusto maging tulad ng Diyos si Eva. Alam mo ba yung kaibigan? Kasi sa pagsuway ng ating unang mga magulang, siya ang tatayo bilang Diyos. Yun ang gusto niya talaga, na siya ay creature pero maging tulad ng Creator na kailanman hindi mangyayari. That's why He attempts to foretell, ay hindi kayo mamamatay, magiging tulad kayo ng Diyos. Pero lahat yon ay kanyang assumption para itaas ang kanyang sarili at in that case, maging tulad ng manlalalang. Bakit kinakailangang sumpain ang lupa? Kasi sa Hebreo, ito ay Adama. Kung saan yung galing salitang Adam, ibig sabihin nun ay ground o habitation, nandun yung home and work mo, yung tirahan mo at gawain. Kaya nga, magpapawis tayo ngayon sa ating pagtatrabaho. At kung minsan, nasa tahanan na mismo ang problema. Wala sa labas, kundi sa loob. Buti na lang may pangakong Genesis 3:15 ang binihi na kasagutan sa ating mga problema at tatapusin na nga ang panlilin lang. Kaya nga sinabi niya, I am the way, the truth. Ito talaga yung totoo at hindi totoo yung pinangako ng ancient serpent. Okay, maraming salamat sa paliwanag, mga kaibigan at kapatid. Ano ang takeaway natin, Pastor Abe? Ang napakagandang natutunan natin sa talakayan nating tatlo, bagaman nagkasala si Adan at na-curse ang ground at merong judgment sa babae, at doon sa Genesis 3:15, nandoon yung proto-evangelion, yung promise ng Panginoon na sa pamamagitan ng binhi ng babae, bagaman maghihirap siya sa kanyang panganganak, pero sa pamamagitan ng binhi ng babae ay magkakaroon ng pag-asa. May pahiwatig si Pablo sa unang Timoteo, Kabanata 12:14-15. Sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos ni Eva. At si Adan, sabi niya, ay hindi nadaya, kundi ang babae nang nadaya ay nahulog sa pagkakasala. Ngunit ililigtas ang babae sa pamamagitan ng panganganak. Kung sila'y mananatiling may kaayusan, sa pananampalataya, pag-ibig at kabanalan. Kaya sa Garden of Eden ay meron ng first proclamation na muling marirestore, Dr. Nick, ang tao dahil sa binhi ng babae na ito'y tumuturo sa ating Panginoong Hesus. So panatiliin lang natin yung pananampalataya, kaayusan at kabanalan, kaibigan ko. Magtatamo tayo ng buhay na walang hanggang. Ipinangako na ito una pa sa halamanan ng Eden. Pastor Nick, ang take away ko ay, 'di ba ang title ng lesson natin, The Fall? 'Yun ang sa first Adam. Pakibasa mo nga, Pastor. 1 Corinthians 15:22. Kasi gusto mo sa Biblia para maliwanag. 15:22.
Yes, please. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay ay bubuhayin. Mm. Okay, maraming salamat. Yun yung first Adam, the fall, kaibigan. Yung second Adam, si Jesus Christ, gusto kong tawaging the renewal. So, tapos na yung history ng the fall. Nandito na tayo ngayon sa human history combined with divine history na tinalakay natin last time. Renewal sa second Adam in Jesus Christ. Kaya nga nandun siya mismo sa Genesis 3:15 na huwag na tayo mag-focus doon sa pagkakamali, doon sa pagkahulog, sa disobedience. Narito na ang pag-asa, narito na ang buhay na walang hanggan, narito na ang renewal sa pamagitan ni Jesus Christ. At laan niya na sa atin ang tree of life, which is the eternal life. Kaya, kaibigan, huwag mo nang tularan ang ating unang mga magulang. Matuto ka sa kanila. At ngayon, susunod na tayo. Magtitiwala tayo. Hindi natin papangunahan ang Panginoong Jesus na ating manlalalang. Tatanggapin natin siya pagkat sinabi niya, ako yung pangalawang Adam, nasa Roma 5 din to, na magbabago ng sanlibutan, magbabago ng destination ng humankind. Mm-hmm. Ang tawag natin doon ay pag-asa. Mm. Kaya sa pag-aaral natin ng lesson, although ang title is the fall, ang focus natin, yung pag-asa na laan ng ating Panginoong Jesus. Kaibigan, tayo ay nagpapasalamat sa ating leksyon na ating napag-aralan ngayon. Sa totohanan ay ang pagbagsak ng tao sa kasalanan ay dahilan sa ang Diyos ay tunay na pag-ibig. Nagbigay ang Diyos ng kalayaan ng bawat isa sa atin upang tayo ay mabuhay na masaya ayon doon sa kanyang kalooban. Ganun pa man, ang tao ay bumagsak dahil na din lang sa kaaway, hanggang ngayon ang kaaway ay nabubuhay upang linlangin ang bawat isa sa atin. Pero nasa sayo, kaibigan, ang pagbagsak ay nagpapaalala sa iyo na ang Panginoon ay nariyan lagi upang tayo ay ligtas, magbigay ng kapanatagan, magbigay ng pag-asa, nga lang tayo ay sumunod sa Kanya, manampalataya, at magbigay buhay ang bawat isa sa atin upang tayo ay palaging gagamitin ng Panginoon na mabisang kasangkapan ng papapala at ganun din mabuhay na may kabanalan at katwiran kung tayo ay na kay Kristo ayon doon sa ating leksyon na ipinangako ng Diyos na dahilan sa pagbagsak ng tao, magkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Oo, mamatay ang tao, pero ang pagkamatay ng tao ay isang pagtulog lamang doon sa tawag nito? Libingan. Libingan. Ang pagkamatay ng tao ay pagtulog lamang sa libingan. Kung tayo ay mamamatay, mamamatay tayo kay Kristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mm-hmm. Nga lang, bago tayo mamamatay kay Kristo, na tawaging mamamatay kay Kristo, mabubuhay muna tayo kay Kristo. Tayo ngayon, habang naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, tayo ay mabubuhay kay Kristo. Kung hindi natin mahihintay si Jesus sa kanyang pagdating, dahil medyo tumagal pa halimbawa, kailangang mabuhay tayo kay Kristo upang pagdating ng panahon, huwag naman sana mamatay tayo, kailangang mamatay tayo kay Kristo upang tayo ay kanyang sabihing namatay kay Kristo, nagpahinga kay Kristo, natutulog kay Kristo sa kanyang pagdating, tayo ay kanyang bubuhayin. Kaya salamat, kaibigan, na ang pangako ng Diyos dahil kung may pagbagsak, merong pag-aahon, may pag-asa ng kaligtasan kay Kristo, lamang ito mangyayari, kaibigan. Merong pagbabangon kay Kristo kung tayo ay mabubuhay sa Kanya magmula ngayon. Tayo po ay makakarinig ng isang awitin pagkatapos ay tayo ay mananalangin.
and dewdrops and blue painted flowers. In the evening there's a star-studded skies, bird songs and butterflies and early morning showers, the wind's soft touch as it passed by. Slant sun rays to the trees in a star blue horizons. The rain seems like gold to mine eyes. Mr. Roses, daffodils are laden on the meadows. I hear the still voice of the Lord. God's nature shows it all to me, His love and care. There's no need to ask for more. The flowers shows it all. I walk through the green fields and watch the grass grows. All nature shows you and me. The love of God I know. Then why ask if He still loves me? God's nature shows it all to me, His love and care. There's no need to ask for more. The flowers shows it all. God's nature shows it all to me. The flowers shows it. Okay, tayo ay manalangin. Pastor Abe. Tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Dakila naming Panginoon, kay sarap isipin ang inyong paglikha na sa kabila ng mga kasaysayan, ng pagbagsak, ng pagkakasala ng aming mga magulang, doon pa lamang sa lamanan ng Eden, nakita na namin ang pag-asa sa kabila ng kamatayan ay may buhay na walang hanggang. Opo. Tulungan ninyo kami na maging matibay sa aming pananampalataya sa inyong mga salita. Tulungan ninyo kami na magalak sa inyong mga pangako. At sa magitan nito, maging gabay sa bawat isa sa amin na meron pang buhay na walang hanggang sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Tulungan mo kami, O Diyos, na kumapit sa inyo pong mga pangako. Tulungan mo kaming araw-araw ay aming binabasa at sinusunod ang inyong mga salita. Isinasakabuhayan upang kung magkagayon mag-reflect sa buhay namin ang katwiran ni Jesus na siyang inyong idadamit sa bawat isa upang ang aming maruming pagkatao ay matakpan ng katwiran ng aming Panginoong Jesus. Salamat po sa inyong kadakilaan, pagpalain ng aming mga viewers, tulungan sa kanilang pamumuhay, i-bless ang kanilang paghahanap buhay. I-bless ang kanilang familia, i-bless din ang kanilang mga pananim, at i-bless ang kanilang pananampalataya na kapag sila at kaming lahat ahawak sa pangako, magkakamit kami ng buhay na walang hanggang. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaibigan,
aking inanyahan kita upang patuloy na manood at magtalakay ng salita ng Panginoon mula ngayon hanggang sa ating pagtatapos. Maraming salamat.